Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa dami ng magagandang klase ng hayop sa mundo, hindi maiiwasan na ang ilan sa kanila ay parabang in-import sa horror movie. Kahit na maraming nakakatakot na hayop, marami sa kanila ay hindi mapanganib sa tao. Mula sa higanteng millipede hanggang sa ibon na masama kung tumitig, ito ang 10 scariest animals that are harmless to humans. Pero bago ang lahat, kung isa kang nature lover, I want you to subscribe to Free Thinking Pinoy Channel. Ang FTP Channel ay ang social media platform na dedicated sa mga viewers na mahilig sa wildlife and nature. Kaya kung tapos mo nang pindutin ang subscribe button, tara at umpisahan na natin. Una sa ating list ay ang camel spider. Kabilang sila sa pamilya ng arachnid, ngunit hindi ito gagamba at mas lalong hindi rin ito camel. Sa laki ng kanilang panga, siguradong mapapatalon ka sa takot. Dahil dyan, madalas itong patayin ng mga tao. Believe it or not, walang dalang panganib ang camel spider sa mga tao. Hindi ito nagtataglay ng venom at ang kanilang kagat ay hindi sapat upang bumutas ng balat ng tao. Kaya dahil dyan, sila ay mga certified harmless animals and don't judge the book by its cover. Next ay ang mga giant African millipede. Kung takot ka sa hayop na maraming paa, siguradong ayaw mo sa insektong to. Kung ang ordinaryong millipede ay 2 inches, ang mga giant millipede ay may haba na isang talampakan at tumataba ng 3 pulgada. Dahil sa kanilang pambihirang laki, maraming tao ang nangingilabot sa kanilang itsura. Mabaho pa ito dahil ang kanilang amoy ay ang kanilang first line of defense. Pero dahil sa wala naman itong lason at hindi kayang mangagat ng tao, wala tayong reason para katakutan ang mga giant millipede. Dahil dyan, sila ay mga certified harmless animals. Ang susunod sa ating list ay ang mga garyal. Nakakatakot ang kanilang itsura, lalo na sa kanilang mahabang uso na nababalot ng matutulis ng ngipin. Nakakatakot silang pagmasdan pero sa maniwala ka man o hindi, wala itong ugali na umatake ng tao. Ang kanilang manipis na nguso ay hindi dinisenyo upang mangagat ng malaking prey gaya ng tao. Magpas hanggang ngayon, wala pang naitatalang kaso ng pag-atake ng garyal sa tao. In fact, mas takot pa nga ang mga garyal sa tao dahil tayo ang dahilan kung bakit malapit nang maubos ang kanilang populasyon. As of 2020, meron na lamang 200 garyals ang nananatiling buhay at patuloy pang nababawasan. Dahil dyan, sila ay mga certified harmless animals. Number 4, Stargazer. Sumikat sa internet ang isda na to dahil sa kanilang kakaibang itsura na parabang kontrabida sa pelikula. Ito ang isda na magandang addition kung bakit nakakatakot tumapak sa dagat. Sila ay mga ambush predator at sa tuwing nagtatago sa buhangin, mukha silang halimaw. Dahil sa kanilang pang-horror na itsura, maraming tao ang matatakot kung ito ang bubulaga sa kanila sa dagat. Pero don't worry, ang mga stargazer ay hindi delikado sa tao. Hindi ito nangangagat ng paa ng tao at mas pipiliing lumangoy palayo sa mga tao. Yes, meron itong venomous spine na delikado sa tao pero ginagamit lang nila ito kung pilit mo silang huhulihin. Pero overall, ang mga stargazer ay certified harmless creature. Next ay ang ibon na maangas kung tumitig. Ito ang mga shoebill stork. Maraming tao ang nai-intimidate sa ibon na to dahil mukha daw itong dinosaur. When in fact, yes, ang mga shoebill gaya ng ibang ibon ay ang mga modern day dinosaur. Sila rin ang may pinakamalaking circumference ng tuka sa pamilya ng mga ibon na ginagamit nila upang makahuli ng isda gaya ng hito. Dahil sa kanilang pamatay na tuka at mata na parang naghahanap ng away, maraming tao ang umiiwas sa kanila sa pangamba na baka saktan sila neto. Kung tutuusin, hindi sila delikado at ang kanilang tuka ay hindi kayang magdala ng pinsala sa tao. Kaya dahil dyan, sila ay certified harmless creature. Ang susunod ay isang uri ng lemur na makikita lamang sa Madagascar. Ito ang mga ai-ai. Dahil sa kanilang anyo, maraming tao sa Madagascar ang nag-aakala na isa raw itong masamang spirito na nagkatawang hayop. Nagresulta ito sa malawakang pagpaslang sa kanilang lahi na halos mauwi sa kanilang extinction. Nakakalungkot isipin na maski ang mga hayop ay naging biktima ng fake news.
Kung tutuusin, wala naman talagang superpower sa mga AI at mali ang kaisipan na may dala itong sumpa sa mga tao. Kaya naman it is safe to say na sila ay certified harmless creature at please, itigil na sana ang paghunting sa kanilang pamilya. Next ay ang hayop na aakalain mong nagmula sa ibang planeta. Ito ang lobster moth caterpillar. Dahil sa kanilang itsura, madalas itong layuan ng mga tao sa pag-aakalang masakit itong mga gat. Ang kanilang nakakatakot na anyo ay isa lamang defense mechanism upang lubayan sila ng predator. Sa totoo lang, mahina ang kanilang pangil para kagatin ng balat ng tao. Kaya it is safe to say na ligtas silang hawakan at yon ay kung hindi katakot sa kanila. Dahil sa wala itong kakayahang makapanakit ng tao, ang mga lobster moth ay certified harmless animals. Next ay ang pinakamakulay na hayop sa ating listahan. Ito ang mga milk snake. Sinama ko sila sa ating list dahil maraming tao ang nag-aakala na sila ay makamandag when in fact, wala naman talagang venom. Ang mga milk snake ay madalas pagkamalang coral snake na isang uri ng venomous snake. Pagmasdang maigi, magkamuka, di ba? Ang pagkamalang venomous ang milk snake ay isa lamang kaso ng mistaken identity. Dahil dyan, ang mga milk snake ay certified harmless animals. Number 9, Basking Shark. Ito ang pinakamalaking hayop sa ating listahan. Sa haba ng 40 feet, madalas itong pagkamalan bilang megalodon. Gaya ng dambuhalang halimaw sa pelikula, kayang-kaya nito ang lumunok ng isang buong tao. Pero, don't worry, ang mga basking shark ay hindi kumakain ng tao at tanging zooplankton lang ang kanilang kinakain. Yang maliliit na hayop, yan lang ang kinakain ng basking shark. Wala rin itong kakayang mangagat ng tao dahil sa nagliliitan nitong ipin. Overall, ang mga basking shark ay imposibleng kumain ng tao at dahil dyan, sila ay certified harmless animals. Last but not the least ay ang higanting coconut crab. Maraming netizens ang nakapansin sa laki ng hayop na to, lalo na't nagkalat sa internet ang mala dinosaur nilang katawan. Maaari nating sabihin na nakakatakot nga ang mga coconut crab, pero sila ay certified harmless animals. Kung meron man nakakatakot sa coconut crab, ito ay ang kanilang panipit. Ginagamit kasi nila ito upang buksan ang mga nyog o coconut. In fact, sikat pa itong pagkain sa ilang lugar at considered bilang delicacy. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Gon, Prince Noel Salazar, Maribel Carpio, Best Friend, Vic Jason Bagohin, Journey Villasan, at Oreo TV. Maraming salamat sa panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!